Hello guys! Magandang hapon sa lahat! Malapit na mag-Christmas Day! Merry Christmas sa inyong lahat! Sa ating lahat pala! Merry Ang usapan Christmas. Natin ngayon guys, yung aking mga hoya. Yung top 12 ko na hoya. Mayroon akong 30 plus na hoya, pero pili lang itong talagang parang lahat naman gusto ko, pero yung parang best. Sa appearance, tsaka sa madaling alagaan, sa kanilang, basta, sa ganda. Ang top 1 ko guys ay ito, si Botanica. Ayan, oh. Kaya top 1 ko siya, kasi matagal na sa akin to, at kahit minsan hindi ako pinahirapan dito, as in hindi ako pinakakaba, dahil tuloy-tuloy lang ang paglaki niya, at eto nag-stress siya, matagal na to nag-stress, kasi laging nasa arawan, at ang dami-dami niya mga peduncles, ayan o, masipag siya magbulaklak. Ang problema lang sa kanya ngayon, maliit yun yung mga blooms niya kasi masyado siyang malago at puro ugat na, yan o. So, maliliit na yung blooms niya, dapat paghiwa-hiwalayin na to, isi-separate na, ipropagate na para maganda yung bloom niya, malalaki. Kasi dati malaki ang bulaklak nito, so lumiit lang siya ngayon. Ito guys, si Hoya Silata. Ganon din siya katulad ni Botanica, halos sabay ko silang binili. Lumago lang siya ng lumago, pero hinayaan ko lang siya kasi hindi man siya talagang as in gustong mamatay or ano, basta tuloy-tuloy lang ang paglago niya, tuloy-tuloy lang. At ang kumpleto ko dati, hindi siya nagbo-bloom. Pero after 2 years, nag-bloom siya, at nung nag-bloom siya, mula nung nag-bloom siya, tuloy-tuloy na ang pagbo-bloom niya at ang dami niyang peduncles. Ito, ayan oh, ayan, bubuka na yan. Tuloy-tuloy siya. Every now and then, nagbo-bloom siya. O, ito. Panibago na naman to. Wow ayan, naman! Oh. Wow! Ayan! Wow! Ang dami niya. Mula nung nag-bloom siya, tuloy-tuloy na. So, ayan, masaya ako. At hindi ko siya ne-let go dati. Kasi, sabi ko, hayaan natin. Kasi nabasa ko rin kasi, ang mga silata, sorry guys ha, maingay, matagal silang mag-bloom. 2 years. Diba? So, ayun nga, totoo nga yun na 2 years siyang nag-bloom. Bago mag-bloom. At ang pang number 3 ko, ito. Ayan. Ito mulat sa pool na dumating sa akin, hindi din siya nag-bloom. Para siyang mamatay dati. Pero, as nag-survive siya. Nung nilipat ko siya ng pwesto. So, gusto pala niya talaga ng morning sun. Kaya nung nilipat ko siya sa morning sun, ayan, lumago na siya. Ayan, no? Ayun. So, inaantay ko na lang ito na mag-bloom. Kaya gustong-gusto ko rin siya dahil kahit papano survivor siya. At ang dahon niya, ang gaganda, oh. Wavy siya na, naku, talagang very hard. Ayan, oh. Parang, di mo, mas matigas pa sa karton, guys. Ayan. Ayan. Kung sinong may arsbojana dyan, ayan. Alam nila to. Tapos, ang ganda ng dahon, makintab. So, ayun, gusto ko rin siya dahil tumagal din siya sa akin. Hindi niya ako iniwanan. Yun si Arts Buljana. Yan ang aking top 3. Tapos, ito guys. Yan. Itong mga to, pang-apat. Yan. Before pandemic ko pa to na-acquire. Yan. Si Hoya Kiriay, Sweetheart. Yan. Ang ganda ng variegated nito guys. Dalawang pot na akong ganito. Pero hindi ito yung mother plant. Ito yung anak. Ayan. Ang nagustuhan ko rin dito kasi hindi rin siya mahirap alagaan. Tuloy-tuloy lang. Pero mabagal siyang lumakig. Slow grower siya. Pero kahit papano, nakabenta na rin ako dito. At kahit slow grower siya, napagtsatsagaan naman. At so ngayon, nakadalawang pot na ako. So itong anak, malaki na rin. So ayan, ang ganda-ganda nito. Ano din, matigas din ang dahon niya. Ayan, makapal. At, ayan. Ang shape niya is sweetheart. Oh, shape siya ng heart. So, kaya siya tinatawag na sweetheart. Ayan, paborito ko rin to. At, variegated. Paborito ko rin yung mga variegated. Yun. Next natin na paborito ko, guys, ay itong, saka, tabi muna natin to. Itong si Carnosa. Yon si Carnosa. Ang tawag nila Carnosa Pink. Pero talagang
ang ganda ng bulaklak nito. Mas dark pa siya sa pink. Parang masasabi mo na burgundy. Twice pa lang siya nag-bloom sa akin. At isa lang yung kanyang peduncles. Ito lang, oh. Kita nyo ba? Ito lang maliit na peduncles. At maliit pa lang yung bulaklak niya. As in, maliit din. Maliit pa. Hindi siya katulad nito ni Silata na malaki. Tsaka si Botanica dati na parang ang laki. Parang yung takip ng, ano, ng Milo. Pero ito maliit lang. Ang gusto ko rin naman dito yung kanyang mga edges. Andi dito yung kanyang variegation. At saka parang siyang nakascallop style yung kanyang dahon. At saka medyo uka-uka ng konti. Tsaka matigas din ang dahon nito. Yan, hardy-hardy rin. At hindi rin siya mahirap alagaan. So ayan, lumago na siya. Pero na-acquire ko yata ito pandemic. Yan. May kasama siya. Ito yung kasama niya ni Carnosa. Ito, oh. Sa isang, ano, nung binili ko, apat sila. Yung isa binigay ko dun sa kaibigan ko. So, ito yung kasama niya. Si Hoya Carnosa. Pero iba yung kanyang shade ng dahon niya. As in, hindi talaga siya nagbabago. Ganito pa rin. Ayan, may pagka-brownish ang, ano, yung sa edges niya ng konti. Parang, ano lang, parang, stain lang, tapos may pagka-yellowish yung kanyang dahon, na pahaba, hindi katulad nito ni si Carnosa Pink, na parang siyang sorry guys, pabilog siya naman, medyo pahaba ng konti ayan o, ganito pa rin ang dahon niya, hindi nagbabago mula nung lumaki siya, nilipat ko na sila, pero talagang ganito, rin, ganito pa rin ang dahon niya. So mayroon pa akong isa, ito o, yan si Carnosa. Yan. Ito yon. So tatlo pa lang, tatlong shade yung binili ko sa apat na cuttings. Iba-iba ang kanilang mga dahon. Katulad nito, nag-albino siya. Oh. Yung albino niya hanggang ngayon dumami pa nga, oh, 'di ba? Sabi nila pagka nag-albino ang isang halaman, madaling mamatay. So far naman hanggang ngayon buhay pa rin naman siya. Ayan. Pero, kapareho siya doon sa isa, yung sa una kong pinakita sa inyo, yung kanyang dahon, na parang scallop, pero medyo pahaba rin ng konti. Basta parang iba-iba sila ng ano, di ba ang ganda? O, paiba-iba yung shape ng dahon, paiba yung kulay. Ewan ko, hindi ko pa na-search kung isa lang ba talaga ito. Pero, isa lang yung pinaglagyan ko sa kanila, so yun pa rin yung dahon nila, so siguro ganun nga, o di ba ang ganda? Ayan, nakakatuwa. O, di ba? Natutuwa ako dito sa mga hoya na to. Promise guys. Tapos, ang next ko, ito. Kasi ito, dati ito yung alaga ko eh. Namatay lang. Yan. Si, ano pangalan ito? Kalimutan ko na tulos. Sa gelatis. Dati may sa gelatis ako makapal na pero nawala. Kaya talaga naghanap na ako talaga ng sa gelatis. At matagal kasi rare nga ito tsaka mahirap buhayin. So ngayon nakabili ako ulit ng panibago. Ayan. Kung makita nyo guys, ang ganda ng kanyang pag nag-stress siya, ang ganda ng mga dahon niya. Tapos hahaba pa tong dahon nito na sa mga ganyan. Basta ang ganda nito guys, kaya binili ko ulit. So, ayan, salamat sa seller ko. Yun. Next one is, pang ilan na ba yun guys? Hindi ko alam, basta hanggang 12 ito. 12 sila lahat. Yun. Ito. Oh my God. Si Ripsalis. Hindi ko napansin. Ngayon, kasi nasa taas lang siya. Dinidiligan ko siya lagi. Pero, akala ko ano lang yung white-white niya. So, ito na yung bloom niya ni Ripsalis. Ayan o. Para siyang maliliit na balloons na white. Ayan o. Doon siya, siguro yun ang bloom niya. Doon siya tumutubo sa mga node. Ayan ang dami, guys. Wow naman! Wow! Wow! So, ayan, tuloy-tuloy din ang pagraki ni Ripsalis. Siguro na sa mga 1 year na mahigit sa akin to. Yan, pandemic ko to binili at, ayan, ang ganda. Ang lago niya na. Yan, ito rin ang gustong-gusto ko dito. Na iba rin yung kanyang bulaklak. As in, ano, balloons. Asan na? Ah, ito. Si Marviniae. Dalawa yung aking Marviniae. Yan. Ang nagustuhan ko naman dito sa halaman na to, mula nung dumating sa akin, saglit lang, nagbo-bloom na siya kaagad. Hindi siya katulad ng ibang mga hoya na ang tagal mag-bloom. At tinan mo yung bloom niya, siguro ganito lang siguro ang bulaklak nito, maliliit. Kasi ayan o,
Hindi pa ito masyadong bumuka, guys. Bubuka pa ito. Ayan, kabugloom lang dito. Tuloy-tuloy naman ang bloom nito. Ito, isa lang yung kanyang peduncles. Pero, pag natapos siyang mag-bloom, wala pa siyang 1 month, ayan na naman, magbubloom na naman siya. Pero yung isa, yung unang pinakita ko dati sa previous na video ko, marami siyang peduncles, 3 or 4 yata. Yun, pag nagbubloom yun, 2 sabay-sabay. So, ito naman ang nagustuhan ko dito. Mabilis siyang mag-bloom. Tsaka, mabango din. Katulad ni Silata. Si Silata naman, sa gabi siya bumabango. Ito, hindi ko alam ha, hindi ko napansin. Ito, OMG, it smells so good. Mabango na siya. So, sa malamang sa gabi rin ito, nagbibigay ng fragrance. Kasi, nung inamoy ko noon na araw pa, wala. So, ngayon, pag gabi na, doon na lumalabas yung kanilang mga scent. So, diba, ang ganda. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Madali siyang mag-bloom. So, guys. Yan. Ano ang pangalan nito? Ah, si ano? Ito. Si Bortonay. Mayroon akong Bortonay dati, kaso lang namatay. So, ito, nakabili ulit ako ng Bortonay. At, nung dumating sa akin, nag-bloom na siya, diba? Nung nakita nyo dun sa isang previous video ko. Ngayon, ito na naman siya. Nag-bloom na naman. Mag-umpisa na naman siyang mag-bloom, oh. Yan, naka-close pa lang siya ngayon. Ayan, 3 yung kanyang peduncle. No, 4. 4. Ito oh, 3. Tapos meron pa dun sa ilalim. Ito oh. 3, tapos meron pa sa ilalim. So, 4 siya. Ito naman ang nagustuhan ko dito. Mabilis din siyang magbulaklak. Tsaka, ang dahon niya, ang ganda. Cute-cute. Maliliit pero matitigas. At yung edges niya talagang nagda-dark green. Talagang, ano, yung kanyang buong paligid ng edge niya. Mo, dark green. Ayan. Tapos nag-light green siya sa gitna. Oh, di ba? Ang cute niyang tingnan. Yan. Ang aking mga favorite. Ito si Caudata. Mayroon siyang ano, parang spot-spot. Ayan, oh. Maliit pa lang siya. Slow grower din siya. Pero ang nagustuhan ko sa dahon niya, kasi mayroon siyang mga white spot. Tapos yung kanyang, yung dahon niya, paublong. Tapos, ang edge niya, parang siyang wavy, yung mga edge niya, tsaka parang perforated. Ayan, oh. Hindi naman siya matalas, pero talagang makakapa mo yung gaspang. Ito naman ang nagustuhan ko sa dahon nito, yung form ng dahon nito, maganda. So, yan, hindi pa siya nagbubloom, kailan kaya, matagal pa. Next, wala na yata. Okay. Si Akota Variegata. Ayan, oh. Yan. Ito. Gusto ko nito kasi variegated siya. At ang dahon din niya talagang hard din, oh, matigas din. Mas makapal pa sa karton. Pero, ayan o. Oh, talagang napaka-firm niya. At tingnan yung variegation niya. Nasa paligid lang, oh, diba? I love it. Ayan. Sa gitna, green. Ayan o. Oh. Tapos, hindi ko alam. Sa back, wala. Kulay white siya. Basta, ang gandang tingnan niya, oh. Ayan. Yan ang nagustuhan ko dito kay Akota. So, 2 pot ang Akota ko, ayan. Kailangan mailipat na siya ng pot kasi ano na siya, leggy na siya. Ito, si Macrophylla. Ayan. Ayan ang gustong-gusto ko kay Macrophylla. Tingnan mo yung kanyang dahon, guys. Oh, tingnan nyo. Kung makikita nyo lang yung kanyang mga veins. Oh, kita nyo ba? Di ba ang gaganda? Tapos yung variegated niya. Ayan, oh. Ayan. O, yan. Iba rin ang klase ng dahon na to. Iba rin yung ibang uri din ang design ng dahon niya. Shiny siya. Napaka-shiny niya. Ayan o. Oh. Ayan. Si Akota hindi. Medyo magaspang ng konti. Tapos, pahaba, paublong, patulis. At, tinan nyo yung ilalim o. Oh. Nagbaborgandi siya. Ayan. Ayun. So, ang ano nito, yung pagka mayroon siyang bagong shoot, para siyang nagpumupula yung bagong shoot niya. Tapos, lalo na kung ngayong panahon na to, gaganda ito lalo, guys. I love it. Yun. I love it. Ayan. Ito yung aking top 12 na mga hoya na talagang gustong-gusto ko, guys. Yan. Try nyo kayong mag-alaga kung sino pa yung hindi nag-alaga. Yung mga nag-alaga, syempre, alam na nila na talagang masyasyahan kapag nag-alaga ka ng mga hoya, di ba? So, ayan, palalaguin ko na to at magdadagdag pa ako, pero siguro next year na.
So sana guys, meron kayong natutunan sa aking mga hoyas. Sa pag-aalaga ko sa kanila, napakadali lang guys. Twice a week ko sa dinidiligan. Depende kung mahangin, talagang diligan mo siya ng twice a week. Pero pagka hindi mahangin, once a week lang, makakapanyo naman yung mga ano niya, yung loop, yung soil niya kung talagang tuyo na kung kailan siya pwedeng diligan. At saka, nasa lilim lang sila. Talagang hindi sila pwedeng i-direct sun. Ito naka-direct sun si Botanica, half day. Kaya talagang stress na stress yung buhay niya. Pero, tinan mo naman, ang ganda nila pag nag-stress. Hindi katulad natin pag na-stress, haggard, as in, wala. Aww. Diba? So, yun lang. Napaka-easy lang alagaan itong mga hoya na to, guys. So, yun lang ang may share ko sa inyo ngayon, guys. At maraming salamat sa panonood, sa pakikinig, at sa oras. At shoutout sa lahat. Sana mag-subscribe kayo sa akin. At please, click the notification bell, comment below, and please like. Advance Merry Christmas, guys. Good night.